Andito tayo ngayon sa Son of Church. Dito pa rin sa Mayagaw, Iloilo. Guys, ito na ito noong 1855. Natapos siya 1869. So, ilang years din nilang ginawa itong simbahan na to. Isa to sa tourist spot, old church here in Mayagaw. Guys, andito tayo sa Grand Arena. Dito pa rin sa San Joaquin. So, tuwing piyesta, dito ginaganap yung sabong ng kalabaw, ng baka, tapos habulan ng mga beak. And then, meron din silang track and field. Yan. So, lahat ng event dito ginaganap pagka-piyesta. Meron din sila doong tower, lighthouse ba yun? Yan. So, maraming mapupuntahan dito sa Iloilo. Medyo malayo nga lang yung mga pagitan. Pero pag narating nyo, sulit. Guys, nandito tayo ngayon sa Sulu Garden. Isa sa mga Japanese restaurant dito sa Mayagaw, Iloilo. So guys, check it out. Kanto na meron sa to. Pusong ko, aking ginasakpak. Isa daw to sa pinakamatandang bridge dito sa Mayagaw, guys. So, we're very fortunate, nakita natin na. Sa ilalim na Sulu Garden Resort. Hindi pa doon ang menu. Dito tayo ngayon sa public market ng Mayagaw, guys. Dito sa part ng tawagin na bulad. Ito yung tawagin sa Tagalog. So, meron sila yung famous na labahita na sobrang alat. And then dito maraming ito yung hibi or hipon. Yan. Dito sa part na guys, puro sa daing. Check this out. Hello po. So, maraming kayo pagpipilian dito kung gusto nyo kumain o bumili ng mga tuyo. Andito naman tayo sa bilihan ng mga kakanin. Yung mga finest delicacies nila dito sa Mayagaw. So, meron din silang suman sa ibos. Ano tawag dito ate? Baybayin. Bye-bye eh. Yeah, bye-bye. Kaya ko nang bye-bye eh. Kala ko bye-bye yung dagat. Meron din silang parang paluchas kung tawagin sa Batangas. Bandik. Ano po tawag dito? Bandik. Bandik na kasi para siyang purasan. So madami kayong pagpipilian dito in terms of pasalubong guys. Ay, piyaya, ito yung hope yung tinapakan kaya natira. Kamula ka na? Karen? So siguro mga 20 stall ang nandito sa part na to. Puro pasalubong lang. So, pag nakapasyal kayo ng Mayagaw, pasyalan nyo itong kanilang binanang kakanin kasi ang dami-dami sobra. Ang dami rin mga tuyo, mga daing dito, guys. Meron din silang tabako. Yan. Kasi mainit dito sa lugar na to, so
Isa sila sa producer ng tabako. Bago. Guys, try natin yung kanilang baybay, kung tawagin nila dito. Ito ay kakanin, nayari sa bigas na mais at saka mani. Try it. Kung titignan mo, para siyang kalamay. Try it. 9, 1, 2, 4, 5. Guys, para siyang espasol. Kaya ng espasol na walang pulbos. So, para siyang nilupak, pero yung taste niya, espasol. Guys, ginutom tayo, so magtatanghalian tayo ngayon. So, dito tayo kakain sa mga lutong bahay na ang luto ay lutong ilonggo. Just check this out, guys. Meron tayong binakol. Ito ay cubes na manok na may sabaw ng nyok. Buko pala at saka scrambled egg. Ito yung TBL. Yung meron siya langka. Sabi lang kadyos, baboy, saka langka. Ah, okay. Sarap. Tapos guys, iba yung ano na dito, nilaga. May kulay. So, nilagang pata, may kulay. And then, ito yung pakbet. Siguro naman, isa yung lasa ng pakbet, ano? So, kain-kain muna tayo, guys. Kain-kain tayo, guys. Namit gid. Kain muna kami, guys. Andito tayo ngayon sa simbahan ng Mayagaw. Itinayo itong simbahan to noong 1797 by the Spaniards, time pa rin yan. And then guys, itong simbahan na to, para sa yung simbahan sa Paway, Ilocos Norte. Kasi yung build up nung kanya, yung pagkakayari niya, the same, lalo na dun sa likodan. Yung tagalilan niya, kung anong hugis yung nasa Paway, parehas din dito. Check this out. Yan, nandito tayo ngayon sa loob ng Mayagaw Church. Maganda guys yung loob, maganda. Malabig yung pakiramdam magpasok mo dito. Guys, nandito tayo sa beach. Kaya lang may announce nga na bagyo, pero wala naman bagyo dito sa Iloilo. Siguro dala na rin ng habagat. Kaya sobrang lakas ng alon. Look guys, pwede ka mag-surfing, tsaka parang madumi gawa ng alon. Naka-swimwear pa naman ako, sayang. So, pasyal-pasyal na lang gagawin natin dito sa tabi ng beach. So, nalaki nga ng alon, talagang madadala tayo yan. Guys, yung alon, ang lalaki. Guys, nandito tayo sa barangay
Indagaan sa Miag-Ao, dito pa rin sa Iloilo. Dito tayo sa isang kooperatiba dito sa barangay na to, kung saan hinahabi yung hablon o yung nilala ng mga tela. Burda-burda ba? Check it out, guys. Nice breath. So, andito tayo sa kanilang waving area. Kasi pwede itong ma-interview? Okay. Kailan pa po nag-umpisa itong kooperatiba ninyo? So, sino po nag-sponsor sa inyo? And then naging cop. Ah, by Lauren, Miss Lauren Ligard. And then, kasama yung mga kababaihan. Opo. And then, sino malimit na kumukuha sa inyo ng product ng mga produkto na hinabi? Marami. Supplier na kayo? Sa eskwelahan. Sa mga school. Sa eskwelahan. Tapos yung mga private na ano, from office. Mga office sa... Office sa... Uniform. Iba naman yan. Uniform. Gusto ko lang naman dito kumukot. Kaso dyan sinasadya na itong lugar na to. Yan, yan. So guys, ito yung... Salamat ate. So ito yung kanilang weaving area. Ate, ilang weeks yan bago matapos? Ano, mga 2 months. 2 months. So ilang yards yan? 40 yards. Ah, 40 yards for 2 months. Medyo matagal din, no? Okay, thank you. Para lang sila naglalaro, di ba guys? Okay guys, doon naman tayo sa pottery. Sa gawa naman tayo ng paso pupunta ngayon. Andito tayo ngayon sa barangay Kakbang, dito pa rin sa Miag-Ao. May nabalita kasi tayo, mayroong isang barangay na ang livelihood nila ay paggawa ng paso o yung pottery. So, sila yung barangay na nagsusupply ng mga pots and paso sa buong Iloilo. Let's check it out guys. Okay guys, andito sa likod ko ngayon yung pugon. Kung saan niluluto yung mga hinulmang paso. Pero ngayon na wala nagagawa kasi medyo hapon na tayo. So medyo high tech na rin yung kanilang pugon kasi meron silang parang cart. So ito may release yung cart. Ipapasok doon yung mga paso and then pagluto na, hihilahin niya yung cart palabas. So meron naman sila dito marami lang gawa na paso. Ito yung tiyaga nilang tungko. So, papasal pa tayo dun sa mga ibang bahay, baka sakali makakita tayo na nagagawa. Nakailan pa kayo nag-start maggawa ng paso? Ilan taong kayo? 12 years old. Ilan taong na kayo ngayon? 90. So guys, galing! So, 78 years na si nanay nagagawa ng paso. Okay, try natin. Palood natin siya. Paan Tagalog mo? Sige po! Okay, ngayon guys, si nanay ay magagawa ng paso. Pakikita lang sa atin kung paano niya hinuhulma. No? Nilalamutak pala yun.
So guys, minawasan muna niya yung lupa and then binabasa-basa. Yan, and then meron siyang bato. Okay, so dito ko pa nagigawin niya guys. So mano-mano talaga guys yung paggawa ng paso tulad ng si nanay. At the age of 80, malakas pa niya. Guys, wala pala akong dalang toothbrush. Ito baka pwede na kasi balita ko itong ginagamit ng mga tao dito pag toothbrush. Ang laki hindi ka siya. Oh my God. Bili niyo ako toothbrush. Magandang umaga. Si 7 na ng umaga. Dito pa rin tayo sa Iloilo. Guys, day 3 natin, last day. Prepare tayo para sa pag-uwi natin. Pero bago tayo umuwi, dadaan muna tayo sa bayan ng Tigbawan. Silipin natin kung ano bang meron doon. Siguro mga 11, diretso na tayo sa airport kasi 2 PM yung flight natin pabalik ng Manila. I'll see you guys. Nakasakay tayo ngayon sa jeep. Papunta tayo ng Tigbawan. So, mga isang oras yung biyahe. So, wala na tayong service kasi pabalik tayo ng Manila. So, pagkagaya din ng Tigbawan Church, diretso tayo ng airport para makatch up natin yung 2 PM flight. See you guys. Andito tayo ngayon sa harapan ng Tigbawan Church. So, before we go to the airport, talagang pinili natin dumaan dito kahit sa simbahan lang. Guys, ano? Let's check this out. Tapos, yung harapan niya, meron silang park. Guys, nandito tayo ngayon sa harapan ng Tigbawan Church. So, bago tayo pumunta ng airport, talaga pinili natin dumaan kahit dito sa simbahan, ano? So, check this out, guys. Tapos yung harapan niya, meron park. Yan. Guys, nagtaxi na tayo ngayon, pupunta ng airport kasi gusto tayo sa oras, baka di tayo mabot sa 2 o'clock flight. So, 12:30 hahato yung taxi, pero keep it safe. Kasama ko pa rin si Reyna, si Utoy, from day 1 to day 3. Sa ding-ding ko nung manubay, din yung masakay. So, pare, salamat ang madami sa iyo. Till next, pagbalik ng Iloilo. And yan, bababa na siya dito sa may tulay kasi pabalik na siya doon sa Miyagaw. Tayo na papunta ng airport. Okay guys, nandito na tayo sa City of Love dito sa Iloilo Domestic Airport. Buti lang umabot tayo. Boarding time natin is 1:55. Dumating tayo dito past 1. Buti lang ang bike to taxi ang bilis nagpatakbo. Keep safe naman tayo. So dito tayo sa gate number 4, waiting tayo for announcement. Balik tayo ng Manila, so see you guys on my next journey. Thanks for watching. Guys, may
nakita tayo masarap na tindahan ng mga pastry. So, nandito tayo, bumili tayo ng ilang pirato. Try natin kung masarap. Butters. Okay. Kuna lang siya guys. 650 lang isang slice na. So, ba tayo sa eating area. Sama kumakain tayo. Sarap. Mura lang tinda guys yung mga mura yung mga tinda nila doon. Makakabili ka ng 11 pesos. So ito, isang slice. 650. So marami kang mabibili sa halaga 200 pesos mo. So, check it out. Check it out. So guys, this is it. Nandito tayo sa plane. Pabalik tayo ng Manila. Goodbye sa City of Love, Iloilo. We're back to realization, back to Manila, back to work tonight. So guys, thanks for watching. Salamat at pagsama ninyo sa akin dito sa trip to Iloilo. Check it out guys yung susunod nating travel.